Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, kaibigan, mga kasama, at welcome po sa ating online Bible study dito po sa Timog Church Online Services. At ito po ang inyong lingkod na muli niyong makakasama sa gabing ito, Brother Roland de la Paz. At sa lahat po ng ating mga participants sa Zoom at ganun din sa Facebook Live, ay welcome po kayo at nawa ang patuloy na pag-iingat at ang pagpapala ng Panginoon na siyang sumaatin. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating pong YouTube channel, ay pwede lang po mag-subscribe and then po ay press lang ang notification bell upang sa lahat po ng mga ating mga videos na bago na ma-upload ay palagi po kayong notified at mapanood niyo po ang mga ito. At sa oras pong ito, aking inihiling na ang lahat ay tayo po ay mamanalangin, inanyayahan po natin ang presensya po ng ating dakilang Diyos. Ama namin Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, kami nagpapasalamat sa pagkakataon na muli na binigay niyo sa amin upang aming mapag-aralan ang inyong mga salita. At sa topiko na ito, nawa ang makalangit na pangunawa, ang pag-igawad niyo po sa amin, aming maintindihan na lubusan ng inyong mga salita mula po sa banal na kasulatan, ganun din po sa patutuo. Tuloy namin nilalapit po ang programang ito, gamitin niyo po bilang inyong instrumento sa pagpapalaganap ng katotohanan. At ganun din po at ang aming mga kapatiran, ay patuloy niyo po silang ingatan sa lahat po ng mga interesado, mga candidates for baptism, manawa ay Diyos ay patuloy niyo kilusin ang kanilang mga puso. At kanila rin po maintindihan ang paanyayan niyo po, habang bukas pa po ang luklukan ng awa, ganun din po ang palugit. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo, itong aming dalangin, alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoon. Amen. At sa muli po ay welcome at sa gabing ito ay meron po tayong napakagandang topic na pag-aaralan at nawa ay handa na po ang lahat. Kung meron po kayong mga prayer requests, pakitype lang po sa ating chat or comment box. At kung meron kayong katanungan, ay ilagay niyo rin po upang mapag-usapan natin pagkatapos po ng ating presentation. So ang ating pong topic sa gabi nito ay pinamagatan po recreation and amusement. So ito po yung mga tinatawag nating mga libangan. Libangan ng isang Kristiyano. So kung ano man po ang mga ito, ito na po ang ating pagkakataon upang ito'y matin ang mapag-aralan. Umpisahan po natin sa recreation na definition po. Ano ang pakahulugan ng tinatawag na salitang recreation? So, makikita po natin dito, ito po hinango po natin sa Noah's dictionary, refreshment of the strength and spirits after toil, amusement, diversion. Yan po, no? Ibig sabihin, ay magpapahinga ka pagkatapos mong napagod, no, sa pagtatrabaho, yan po ang libangan or recreation mo. Kaya ay dinadivert mo yung isip o nililipat mo yung isip o yung katawan magkapagpahinga. Ay kalawa, relief from toil or pain. So pagpapahinga sa pagod o kaya sa mga kahirapan o kaya yung sobrang pagod nga hapo. At ganun din ay amusement o in sorrow or distress kapag tayo ay nalulungkot kaya tayo po ay pagod na pagod o distress, ang hihina sa sobrang pagod sa mga gawain, gampanin o kaya po ay kulang sa tulog, ano man po mga kapaguran na ating nararanasan maging mga kalungkutan. So recreation. Pagmasdan niyo po rin ang pagkabuo ng salita o ng salita pong itong recreation, re, ibig sabihin ng re ay ano po, again, ulit. Ang creation o sumakatwid ay paglalang o kaya ay paggawa. So sumakatwid ay yung sinasabi pong pinakakahulugan din ito ng recreation ay upang manumbalik yung ating lakas ng dahil sa kapaguran o pagkahapo, no? Kaya yan po ang ating topic. So sa Tagalog ang recreation and amusements ay libangan, ano po? So by definition naman sa Spirit of Prophecy Education page 207, there is a distinction between recreation and amusement. So tingnan po natin naman na sinasabi ng patutuo. Recreation, when true to its name, re at tapos nga yung kanina, no? Thus recreation tends to strengthen and build up.
calling us aside from our ordinary cares and occupations. So kapag tayo daw po ay sa ating mga abala, sa ating mga trabaho, ay pinagpapahinga tayo, yan po ang recreation. It affords refreshment for mind and body and thus enables us to return with new vigor to the earnest work of life. Kaya kapag pagod na pagod tayo, kaya minsan ay mag-break tayo, sabihin na natin isang araw o kalahating araw. Pero kapag tayo nagtrabaho ulit, ay taglay na naman natin yung panibagong lakas. Kaya recreation. Amusement, on the other hand, is sought for the sake of pleasure. So ito po ang sinasabi ng patutuo, pagkakaiba ng recreation at ang amusement. Amusement, from the word amuse, ang sabi po dito, para daw po sa kapakanan ng pleasure. O, pag sinabing pleasure, yung anong pleasing, anong maganda para sa ating sarili. Para sa ating sarili po yan. And it's often carried to excess. Ang madalas daw ay nasosobrahan po tayo dito. Naaabuso siya. It absorbs the energies that are required for useful work and thus proves a hindrance to life's true success. Kaya dun po sa amusement, minsan ay nauubos po yung lakas natin at ang nangyayari daw po ay hindi na nanunumbalik yung lakas natin na sa pasimula dahil sa ating paghapo o sobrang pagod din dito sa amusement. Whereas, pag-recreation, nagpahinga tayo upang sa pagpapatuloy ng ating pagtatrabaho, gawain ay nanumbalik na yung ating lakas. Yan po ang definition sa Noah's Dictionary kanina, ngayon sa Spirit of Prophecy. Sana po ay maliwanag po yan. So, recreation and amusement, pareho po ang translation sa Tagalog ay libangan, pero ang ibig sabihin, yung distinction nga, pagkakaiba po dito, recreation ay para magpahinga at manumbalik yung ating lakas pagkatapos nating nagpahinga. Ang amusement, ito po ay usually ay para sa ating mga hilig, pleasure, para sa ating sarili lang. Kaya nakaligayahan, kaya minsan nangyayari po ay nagkakaroon daw po ng excess o kaya po ay nasosobrahan. Kaya yung ating lakas ay na-absorb, nawawala, imbis na ma-recover po natin yung ating lakas na dahil sa ating kapaguran sa ating trabaho. So tayo po yung magpatuloy, whatever we do should be done to the honor of God. So sa 1 Corinthians chapter 10:31, kapag ang kalusugan, ang ating katawan, ang buong pagkatao, pinag-usapan, madalas po natin itong marinig. At sabi po ng text, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Kapag ikaw ay kumakain, umiinom, anuman ang iyong ginagawa, gawin sa ikalulwalhati ng Diyos. Yung pagkain, inumin at lifestyle, hobbies, recreation, amusement, kasama po doon. So tayo magpatuloy. The Christian should not be in places where drunkenness, revelings, and such things go on. Ang isang Kristiyano daw ay hindi dapat makita saan po? Sa lugar ng inuman, lasingan, o kaya itong sobrang pagsasaya. No? Yung pagsasayang ng tao ngayon, yung sobrang pagsasaya nila, usually, videoke, sigawan, inuman, sigarilyo, alak, sama-sama na po dyan, and such things go on. Minsan po ay may kasama pa pong mga hilig-hilig sa mga kababaihan o kung babae naman sa kalalakihan, andyan na po yan. Kaya yung pong tinatawag na revelings, ito po yung kasiyahan na pangsanlibutan. Ito po, revelry. So, Galatians 5:21, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Kaya ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, no? At inaisa-isa, envyings, yung pong maingitin ka palagi, murders, yung po, yung mamamatay tao, drunkenness, manginginom ng alak. Ayan, revelings nga, yung sobrang pagsaya po, no? Kasiyahan na sa libutan. Yan daw po ang mga gumagawa niyan, ay hindi po na magmamana ng buhay, ng kaharian ng Diyos o buhay na walang hanggan. So, hindi po tayo ang nagsasabi niyan, ang banal na kasulatan. So, tayo po'y nag-aaral lamang at hindi tayo naghahatol o humahatol po sa oras pong ito, no? So tayo ay magpatuloy. Once converted, the person will not take part in such pleasures of sin. Pag sinabing converted, na tayo lahat ay nagkasala, hindi umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon, subalit nung tayo tinawag ng Banal na Espiritu, kinilos ang ating mga puso, at natutunan natin ang katotohanan ay
ating isukong ating sarili sa ating Panginoon at tayo ay manumbalik sa Kanya, iyan po ay conversion by the power, through the power of the Holy Spirit. Kaya kung tayo po ay konvertido na, dahil iyan po ay kailangan talikdan na lahat na yan, gawain po natin na yan, nasabi po na 1 Peter chapter 4 verse 3, "For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles. When we walk in lasciviousness, lust, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries." So yan din po ang sinasabi po ni Apostle Pedro. Kung kanina ay sinulat po ni Apostle Pablo, or yes, Paul to the Galatians or all the believers, ito po ang sinasabi mo na ngayon ni Pedro. No? Lasciviousness, kalaswaan, lust, pita ng mata, pita ng laman, excess of wine, yan po yung alak. At yung revelings nga, binanggit na naman muli. Banquetings, ito yung po mga malalaking mga gatherings o mga celebrations o mga parties, yan po. And then yung abominable idolatries mo, no, yung karumalduman na tinatawag na pagsamba sa Diyos Diyosan, ito rin ay matatagbon din natin doon sa panahon po na ni Daniel, yan po sa Nebuchadnezzar, at bago po ay naagawan ang kaharian po ng Babylonia, ay sila po ay ano po, nag-revelings, banquetings. At sila po ay sinugod ng mga Medo-Persians at sila nga ay nahulog. So yan po ay hindi yan kalooban ng Diyos. Para po sa isang konvertido o isang Kristiyano, hindi po yan mararapat para sa atin. So our competition should be for an incorruptible crown, not a corruptible one. So yung atunwang po yung tinatawag na libangan na magdudulot po ng kompetisyon, yan po ay iwasan din po natin. No? So 1 Corinthians chapter 9, verse 24 and 25. "Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain." So ito naman po uli ay tinuring po ni Apostle Pablo ng kaligtasan ay parang itong paligsahan ng takbuhan. Na ito po ay tanyag na tanyag sa panahon po na yon, dahil nga po ang Olympics, no, ay galing sa ano po yan, sa Olympus. Olympus is from Greece. So sa panahon na yon, Greek po ang maraming mayayaman, tanyag, no. Kaya nga sa Bible, Jews, Greeks, yung mga Gentiles, and so on and so forth. So verse 25, "And every man that striveth for the mastery is temperate in all things." Mapagpigil daw po ang lahat na sumasali po sa race na yan, sa marathon na yan. "Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible." So yung kanila pong pinaghahandaan na makuha nila yung first prize o gold o yung garland, and then ito po ay ano po, corruptible, lumilipas, lulusaw din yan. Pero ang ating paligsahan, sa paligsahan papunta po sa, o takbuhan na papunta po sa langit na bayan, ay hindi po incorruptible, hindi yan lilipas, hindi po yun masisira kung habang buhay po yan. Kaya yan po ang ating competition, hindi yung competition ng race dito sa lupa na maraming gusto mong manalo, gagawin mo lahat para matalo mo yung kapwa. So meron pong tinatawag na competition na pinagbabawal ng banal na kasulatan. So tingnan po natin. Mamaya po ay bigyan pa natin ng pansin po yung mga competition na yan. So as stewards of God's money, we are not to gamble with it, but to spend it wisely to bless others. Pati yung sugal, yung gambling, minsan ay nakakalungkot, pinagbabawal na uminom, pinagbabawal daw na lumabas. Pero pagdating daw po dun sa talpakan, yung sabong, online sabong, ay hindi naman po daw pinagbabawal. Okay. Pero dito po sinasabi po ay sugal po, no? Sugal na yan ay hindi po yan nararapat sa buhay ng isang Kristiyano. Pero na, mawawala pa. Kahit manalo ka, merong matatalo, kawawa naman yung pamilya din po na layon. So hindi po magandang bisyo po yan. Hindi yan makakristyano ang bisyo o libangan. So Luke chapter 12 verses 42 and 43, "And the Lord said, Who then is that faithful and wise steward, whom his Lord shall make rule over his household, to give them their portion of meat in due season? Blessed is the servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing." So tayo daw pinahiram po ng mga talento. Ang pera ay isa sa mga talento.
Ang lakas, ito isa rin po sa mga talento o kaloob or gifts. So ito po ay pinahiram lang, ay huwag natin gamitin para sa ating sariling kasiyahan, self-pleasing o pleasure or leisure. At ito po nga ay pera na, tapos kung mawawala pa, naging bato pa, kawawa naman yung ating pamilya, pinagpaguran natin, kaya ito gamitin natin sa tamang pamamaraan. Kaya ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, gusto yung tapat at pantas na steward o katiwala ng ating Panginoon upang siya rin ang magiging mamumuno doon sa tahanan na iyon. Kaya kanyang bibigyan daw ng pagkain sa tamang panahon. Ito po pagkain na ito. Yung mana, ito po yung buhay na walang hanggan na sinasabi rin sa atin. No? Kaya mapala daw po yung lingkod na iyon na tumutupad sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya anumang kaloob, gamitin para sa Panginoon, hindi po para sa sariling kapakanan. Lalo na kung pera po yan, huwag gagamitin po yan sa sugal. No? So, Luke 16, 1 and 2. And he said also unto his disciples, there was a certain rich man which had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods. And he called him and said unto him, how is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Kaya kung hindi raw natin ginamit sa tama yung ating mga talento na pinahiram ng ating Panginoon, ay sabi po dito ay hindi na daw siya magiging katiwala. Mawawala na siya ng trabaho. Ibig sabihin ay tayo po ay disqualified, rejected ng dahil ginamit natin ang mga talento na ito sa para sa ating sariling kasiyahan o kapakanan, na hindi po ito ang kalooban ng ating Panginoon. Lalo na po pag pera o yung pagsusugal, hindi po yan ugali ng ni Kristo, hindi yan ugali ng ating Panginoon o ng Kristiyano. Kaya kung ano man po yung magiging libangan natin, isipin natin, lalo na sa mga kabataan, ito kaya ginagawa ni Kristo nang siya'y bata? Nakatulad ko o ng kabataan na katulad ko, yan po ang isipin natin. Ganun din sa ating mga matatanda. Minsan ay inisip natin, matanda na ako, ilang taon na ako nagtatrabaho, magre-retiro na ako, manood na lang ako ng sine, manood na lang ako ng TV, upo na lang ako. Isipin din natin si Jesus Christ, kung siya rin po ang nasa edad, ganun din po kaya ang sasabihin. So yan po ay mga katanungan para sa isa't isa. So, merong payo po ang Philippians chapter 4, verse 8. Whatever we read, listen to, or watch should be guided by this criterion. Ano daw po ang basihan ng ating mga binabasa, pinapakinggan, o pinapanood? 4:8 ng Philippians, finally, brethren, whatever, whatsoever things are true, yung totoo, pag sinabing totoo, sanctify them by thy word, thy word is truth. Ano po? Whatsoever things are honest, you know, tapat, whatsoever things are just, matuwid, whatsoever things are pure, dalisay, malinis, whatsoever things are lovely. So pure, siyempre po, yung mga pornography, hindi po yan karapat-dapat. Yung violence, sex, at saka po yung lasingan, no? Yan po hindi maganda. Panoorin. Whatsoever things are lovely, kaibig-ibig, whatsoever things are good report, may mapupulot na kabutihan. If there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Kaya yan ang sinasabi ng Bible, ano ang ating panonoorin, babasahin, at pakikinggan. So yan po yung ang criteria na binigay po ng banal na kasulatan. Tayo po yung magpatuloy ngayon sa mga libangan, chess. Yung mga chess or checkers, ayan po, no? Yan po yung nasa patotoo. Adventist Home Page 498, there are amusements. Sabi po, amusements, so kapasimula, narinig nyo na po, nakita nyo na kung ano yung pagkakaiba. Kaya pag nagkakaroon ng excess, itong amusement, nagiging mapanganib. Such as, ano daw po? Dancing. So pati yung pagsasayaw. Saan sumasayaw po ang mga tao ngayon? Sa diskohan. O, hindi po yan lugar ng na mapupuntahan ng anghel. Dahil dyan sa pasidiskohan, liban sa madilim, maingay, nagiinuman, naninigarilyo, sigawan, alakhakan, hindi po yan dapat pupuntahan ng isang Kristiyano. So card playing, yung baraha, chess, ayan po, binanggit, eksakto, checkers, kung ano man pong klaseng checkers yan, Chinese checkers, kung ano man po, kasi meron maliban sa may competition, pero sabi po dito, which we cannot approve because heaven condemns them. These amusements open the door for great evil. Yan po. Binubuksan daw po ang
malaki na kasamaan. They are not beneficial in their tendency but have an exciting influence, producing in some minds a passion for those plays which lead to gambling and dissipation. Kaya kapag meron ng mag-chess, mas ano pong gagawin? Ah, pustahan tayo, sinong mananalo? No? Dito po sa atin, dito sa Pilipinas, maraming ganon. Yung mga two moves, mamimate mo, merong premyo, sugalan. Noon po, mahilig ako sa ganyan. Pero meron ding nangyari, maghapon, naglalaro yung magkaibigan. Tapos ang nangyari, hindi sila tumitirang pareho. Umabot ng isang oras, tahimik na tahimik, at iisip nila na parang nag-a-analyze ang isa't isa. Pero nung nainip na yung isa, tinanong niya, ba't di ka pa nag-boom-boom? Sagot po ng isa, akala ko ikaw ang titira, ako pala ang titira. Hindi nila, nakalimutan nila kung sinong titira. Isang oras na yung nakalipas. Sayang po yung panahon sa mga ganyan. Imbis na magbasa tayo ng Bible, mag-missionary, magbigay ka ng leaflets o pamphlets, doon na lang po natin naksahin ang ating panahon. No? So sabi po dito, all such plays should be condemned by Christians. Kailangan daw po i-condena po natin yan. And something perfectly harmless should be substituted in their place. Palitan na lang daw po natin ng ibang mga amusements o kaya recreation. Itong mga sinabing dancing, card playing, chess, checkers, at marami pang iba. No? Dahil kinokondena po yan ng langit. So ano pa po? Games with a ball. Yung ball games. Basketball, volleyball, softball, football. Yan. Basic guiding principles. I do not condemn the simple exercise of playing ball. So kung ito po ay exercise, ay maganda. Lalo na kung shooting-shooting, basketball, laro-laro na walang pustahan, walang yung minsan kasi nagkakainitan, no? At nagkakaroon pa ng away-away dyan, no? So maging maingat. Sabi po, but this even in its simplicity may be overdone. Kaya yung mga ball games po na ito ay daw pong overdone o kaya ay masobrahan. Kaya maging maingat po tayo dito kung ang mga kabataan meron po mga exercise na ginagawang mga ball games. Na po. Kung panuorin naman natin yan sa tinatawag na professional basketball, ginagawa rin po yan suga, nagkakasakitan din. Yung football, soccer football, ganun din. Rugby, ganun din po. No? At marami pang iba. So, sa baseball, yung kung mapupunod natin, talagang nagsusuntukan at nag-aaway-aaway po sila. Dahil malaking sugal dyan, malaking pera dyan. Kaya mag-iingat po tayo. Hindi po yan dapat pangarapin natin. Pangarapin natin yung kaligtasan. Huwag na yung mga tinatawag na amusement para sa sariling kagalakan, kasiyahan lang. No? So kapag masyado ka na-excite dyan, imbis na nakapagpahinga ka, ay parang hapong-hapo ka rin. So I shrink always from the almost sure result which follows in the wake of these amusements. It leads to an outlay of means that should be expended in bringing the light of truth to souls that are perishing out of Christ. Kaya imbis na daw po aksayin natin yung panahon dyan, maghanap na lang tayo ng mga kaluluwa. The amusements and expenditures for means of self of means for self-pleasing. So yung mga libangan at yung mga ginagastos na pera, minsan manunood pa dyan, nagagastos pa ng pera. So which lead on step by step to self-glorifying. Yan po. No? Nilalahati, pinapasaya natin, pinapaligaya natin sarili natin. And educating in these games for pleasure produce a love and passion for such things that is not favorable to the perfection of Christian character. So hindi raw po yan makakabuti o hindi yan magbibigay sa atin ng yung kapantasan o yung goal natin na perfection ng ating ugali na katulad ni ating Panginoon o ng ating Diyos. Kaya yung mga ball games, kailangan po ay maging maingat po tayo dyan. No? Lalaanin natin, hindi naman tayo pwedeng maging professional basketball player, soccer player, football player, baseball player. Dahil lahat po yan ay hindi rin nila nire-respeto o tinapaniwalaan yung Sabado. No? Kaya maging exercise lang po talaga yan na hindi po masosobrahan. Hindi tayo naglalaro minsan, pati sa mga Kristiyano, exercise lang, maya, makita mo, may nabukol na, may nagasgas na, may nag-aaway na, may nagtampuhan na. So, yan po ay hindi maganda. Kasi ano nga naman ang magiging ano dito, ang usapan, labanan, o kaya ay sabihin na natin na pakitaan. O, mas magaling ako sa'yo. Ito yung mga tira ko, ito yung moves ko. So,
mayroong kompetisyon, no, maaring may manalo, may matalo, pagkatapos na ay pagod na, may tampuhan pa. Hindi po actually maganda yung excess. Kaya sabi, overdone, no, maging maingat po tayo diyan. So tayo po yung magpapatuloy. Among the most dangerous resorts for pleasure is the theater. So ngayon po, theater, no, yung panoorin. Dati po, pupunta ka pa sa bayan o sa mall, manood ka ng theater. Pero ngayon, nasa bahay na, sa YouTube, nandiyan na po, no? Kaya ingatan din natin. Instead of being a school for morality and virtue, as is so often claimed, it is the very hotbed of immorality. So ngayon, ano mapapanood mo ha? Sa YouTube, anong mapapanood mo sa Netflix, anong mapapanood mo sa mga sinehan, no? Sa sinehan, kulub yun, madilim, yung marumi. Okay, at yung hininga ng maraming tao, ikot-ikot lang po doon. Kaya kung naman nasa bahay ka lang, merong YouTube, merong Netflix, meron din pong panganib. Kasi yung mga pinapanood o pinapalabas po doon, yan po, no? Hotbed of immorality. Violence, sex, immorality, yan po, revelings, at marami pang iba. Vicious habits and sinful propensities are strengthened and confirmed by this entertainment. Yan na, tama po yung sinasabi ng patotoo. Nakikita po natin yan. Yan na po ang hindi mabuti dyan. Low songs, yung mga awit na ng sanlibutan, lewd gestures, yung mga kilos na mga malalaswang kilos, expressions, mga pananalita, attitudes, ugali, depraved imagination, and debased morals. Ngayon ay nagagayat po tayo dyan. Every youth who habitually attends such exhibition will be corrupted in principles. So sa mga kabataan, minsan hinahangaan mo yung mga artista, pati na yung kilay, ginaya na, yung buhok, yung labi, pati po yung damit, paano maglakad, paano magsalita, lahat po yung ginagaya na, ginawa na pong idol yung tao na kailangan ng gawin po nating Diyos. Talaga, yung ating Diyos, na yung siyang gayahin natin, si Kristo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, no? We will be changed from glory to glory. By beholding, we become changed. Kapag siya palaging tinitingnan, tayo yung nababago at sang-ayon sa palagi nating tinitingnan. Tinitingnan natin yung tao, ginawa nating idol, magiging kamukha lang natin siya. Pasamantalang, ang alam natin lahat, hinahangad natin lahat, maging katulad tayo ni Kristo. Kaya siya po palagi nating tingnan o panoorin, pag-aralan ng kanyang buhay para gayahin. So there is no influence in our land more powerful to poison the imagination. Kayong kanyang kaisipan natin. So manood ka ng violence, manood ka ng ganito, nakapikit ka na, ay ganyan pa rin naisip mo. Isang linggo na ang nakalipas. Manood ka lang ng mga news. Merong rape, merong robbery, merong patayan, violence. One month ay nakalipas, ay naku, talagang nandiyan pa. Nakabakat pa yan sa ating imagination, sa ating kaisipan. So to destroy religious impressions, nawawala na ngayon ang hilig mo sa pag-aaral mo ng personal study ng Bible o mga pag-research natin sa mga scriptures and testimonies, nawawala na. Iyan po yung hihiligan ngayon ng mga kabataan. And to blunt the relish for tranquil pleasures and sober realities of life than theatrical amusements. Kaya yung mga panunoorin po na yan ay maging maingat po tayo, no? Dahil yan ang maaring gagamitin din ng ang kaaway. Natawag po dyan ngayon ay modern sorcery. Nanunood ka, hindi gumagalaw yung katawan, hypnotism po actually po yan, no? Telekinesis ang tawag dyan. Kaya maging maingat po tayo dyan. So tayo po ay magpapatuloy. Theater, sa pagpapatuloy. While they profess to be Christians, they recommend to their patients card play. So ito po isang tinatawag na health institution na kinukwento po ng spirit of prophecy. Nasabi po ay card playing. Doon daw po sa isang sanitarium or health institution ay baraha, dancing, attending theaters, panoorin, all of which have a tendency to evil, or to say the very least, have the appearance of evil. Kaya pinakalist daw, pinakamaliit na bagay, ay meron pong evil appearance, malaswa o masamang pangitain na mapasok sa ating mga senses. Yung pong ating mata, pag pumasok po yan, yan na panood, ay yung ating isip gumagana. No? Bumabakat po yan. Naiimprenta sa ating kaisipan. Hanggang di natin nakayanan, uulit-ulitin po natin yan, addicting po yan. And or directly contrary to the teachings of Christ and His apostles.
Conscientious Sabbath keepers who visit these institutions for the purpose of regaining health cannot receive the benefit they would if they were not obliged to keep themselves constantly guarded lest they compromise their faith, dishonor the cause of their Redeemer, and bring their own souls into bandage. So ito po isang sanitarium, no? Yun nga po, nag-cater po siya ng mga tao at ito po ay ino-offer niya rin. Card playing, dancing, theater. So yan po ay hindi raw dapat puntahan ng tinatawag na Sabbath Keeper o ang bayan ng Diyos. Kaya maging maingat po tayo mga minamahal na kapatid. So tayo po ay magpapatuloy. Beholding the TV programs not suited for a Christian change a lot in our character and spirituality. Naalala ko po, yan po sa sinulat ni Dr. Drofenik po dyan sa Sabbath Watchman. Yung pong pelikula during the 70s, no? Yung pong tinatawag na Russian Roulette. Ayun po ay laro na merong isang barrel, isang pistol, at yung kanya pong roulette po ay isa lang ang kanyang bala. No? So ngayon ay lalagyan po yun, paikutin po yun, lalagay po sa harap, and then may 4-5 na mga contestant. At itututok po yan nila dito pag they pull the trigger, pag kinalabit po nila at hindi siya namatay, ay maari siyang nanalo. Eh paano pag natapat po sa iyon, yan po yung ginawang pelikula. Maraming gumaya po dyan. Tinatawag na Russian Roulette. Maraming namatay. Dahil sa sugal na yan, napapanood po yan. Yung mga bank robberies, nung nahuli po yung bank robber, tinanong siya, napakagaling yung magnakaw. Paano nyo na isipan yan? At sabi po, nung siya'y mahuli, sinabi, napapanood ko po sa pelikula. So lahat po yan ay napapanood na ginagaya ng tao. Yung pong hijacking, tinanong din po yung hijackers, yung nag-udyok sa'yo? Bakit ginawa mo yan? Napanood ko po yan sa pelikula. Pwede palang gawin, kaya sinibukan ko. So yan po ay ang hindi maganda na halimbawa ng mga napapanood natin na ito'y magbibigay sa atin ng evil appearance, evil thinking, evil imagination. No? Hindi po yan dapat para sa isang Kristiyano. So, message to the young people through Haiti. The love for these sins increases with every indulgence as the desire for intoxicating drink strengthens with its use. Kaya yung mga ganyan na panoorin, nakakaalik daw para po siyang alak na nakalalasing. Kaya yung mga video games, maingat din po tayo dyan, lalo na sa mga kabataan, ay yan po ay nakaka-addict na po yan. No? Yung mga series, stages, at minsan po, pati po yung mga laro ng mga matatanda o mga words or puzzles. Talagang maubos yung oras po dyan hanggang stage ko nga lang kung ilang stages na, nakaisang oras, dalawang oras, tatlong oras, kinabukasan itutuloy po samantalang sa Bible, minsan hindi makapag-worship sa chapter ng Bible, hindi natin mapag-aralan, ma-meditate. Kaya yung oras po, sayang din. No? Ano man ang ating gagawin, kumakain, umiinom, whatsoever you do, do it all to the glory of God. The only safe course is to shun the theater. So muli ay binalik po sa theater. Circus, yung mga, alam niyo po sa grado kung ano yung circus, ano po. And every other questionable place of amusement. Yan. So yan po ay pinapaiwas po sa atin. Dahil nga yung sasayang sa oras, kaya tayo nagre-recreation. Kasi pagod tayo, magpahinga, para banumbalik yung lakas. At the same time, during recreation, kailangan napapag-usapan pa rin po si Jesus Christ. Hindi yung sigawan, kung ano-ano, swimming, pagkatapos na swimming, pagod na maghapon, kinabukasan, hindi rin makapagtrabaho. Hindi naman napag-usapan din si Kristo kasi ay puro sigawan, lalo na mga kabataan. Kaya maging maingat po tayo dyan, no? At patuloy po tayo. Intoxicating drinks. Ngayon naman sa inuman. Ano po minsan ang nagiging argumento? Sinabi daw ni Pablo kay Timoteo, uminom ka naman ng alak. Sabi daw, 1 Timothy chapter 5 verse 23. Drink no longer water. Huwag ka lang uminom lamang ng tubig. But use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities. Yun daw madalas na sakit niya. So ang alak po dito, hindi po yung alak na nakalalasing. So ang wine from the Greek word oinos. Ano po? Hindi nakalalasing, kundi carbonated water po ito. Kapag pangit po yung tubig, dahil hindi maganda ang tubig, maaring may mga amoeba o protozoa dyan o bacteria, kaya sumakit ang tiyan ni Timoteo. Hindi dahil tubig lang na malinis ang iniinom niya,
Hindi, ano po, tubig na iinom niya sa pagmi-missionary ay marumi, hindi laging malinis. During that time, wala namang bottled water, spring water, mineral water, purified water, wala po. So ngayon, ito po ang payo sa kanya. Kaya hindi ibig sabihin drink no longer water, huwag ka nang iinom ng tubig kundi uminom ka ng alak, hindi na nakaalalasing. Hindi po yan ang ibig ng sabihin po ng ang talata na ito. Minsan, meron ako nakausap, matanda na rin, talagang religyoso. Sabi ay umiinom ako ng beer, pero isa, dalawa, tatlo lang. Kasi sinabi ng Bible, yan, uminom ka ng alak. Pero hindi ako naglalasing, sabi niya ganon. So yun ang pangunawa po nila dito. Kaya hindi pinagbabawal daw ng kanilang mga na leaders na uminom ng alak, uminom ng beer o namang nakalalasing na in moderation. Dahil daw po ito sa sinabi ni Pablo. So ano po ba ang ibig sabihin dito? Sa muli, ang wine dito sa talata na ito, hinango po sa Greek word na oinos. No po? At yun pong oinos na yan, pag-aralan natin sa Proverbs chapter 20 verse 1, sabi po, wine is a mocker. Oh, strong drink is raging and whosoever is deceived thereby is not wise. So maker daw po siya ang wine. So ipapainom ba ng ating Diyos o ni Pablo ang wine na maker o kaya po strong drink nito, strong drink and raging, at dito pa pag daw tayo nadaya nito, hindi tayo pantas. Dito po sa Old Testament, ang wine dito ay hinango po sa Hebrew word na yahin. Ito po ay fermented wine or intoxicating. So, hindi po pareho ibig sabihin, pero pag sinabing alak, fruit wine, wine din ang tawag. Yung pong intoxicating drink, wine din ang translation mula sa Greek at ganoon din po sa Hebrew. Na pagdating sa English, isa lang po ang translation na wine lang. Kaya minsan, pag ito'y tinagalog, nagiging alak lang naman. No? Ano pa ba naman ang translation ng wine kundi alak? Pero ang original or na hinango na Hebrew word ay yahin, na ibig sabihin fermented wine o nakakalasing na alak. Whereas dito po sa New Testament, Greek word na oinos, ito po ay hindi rin po nakalalasing na alak. Unfermented wine. O kaya po ay hindi nakalalasing na alak. No? Pagmasdan po natin dito. Dito po sa Proverbs 23, brings sorrow and bondage. Bakit naman paintulutan ni Pablo o ng Bible na alam natin ang author ng Holy Spirit na uminom ang isang Kristiyano na nakalalasing na alak na maaring magdulot sa atin ng mga sumusunod? Verse 29, who had war? Who had sorrow? Who had contention? Ito daw po ay nagbibigay ng kaguluhan, away-away, ng kalungkutan. Who had bubbling, mga salita, daldalan dyan. Who had wounds without cause, may mga lasing, kinabukasan din nila. Bakit kaya ako nasugat? Sa kuya nakuha ito? Kasi sa sobrang lasing, hindi na alam na untog-untog na dyan. Who had redness of eyes, yung mapulang mata, kinabukasan pagkatapos uminom. Abang umiinom, pumupula din po ang mata. Eh, paano pag sumabog yung mga ugat-ugat natin dyan, ay talaga pong papanganib. Verse 30, they that tarry long at the wine, sila na umiinom ng alak. So dito po ay nakalalasing po ito, ang alak na ito, from the Hebrew word yayin. They that go to seek mixed wine. Meron pang hinahalo, meron pang chaser. Yan po. Ay lalo pong nakalalasing po yan. Look that thou upon the wine when it is red. Huwag mo daw titingnan yung alak kapag mapula. When it giveth its color in the cup, when it moveth itself aright, at the last it biteth like a serpent and stingeth like an adder. Kaya mapanganib daw po yung alak na yan. Nagbibigay po ng kalungkutan, pagkaalipin, nagiging alcoholic, yung social drinker, nagiging alcoholic. So ngayon po ay mapanganib po yan. Tuloy po natin, verses 32 and 35. Thine eyes shall behold strange women. So ngayon, yung pangit, gumaganda sa iyo. No? Pag nalasing ka na, gumaganda. Yung isa nga, nagiging dalawa pa minsan. Eh, no? Kaya, and thine heart shall utter perverse things. Yung puso mo, bubulahin mo na ngayon yan, liligawan mo, kahit may asawa ka, kung may girlfriend ka, o naman, nang dahil po dyan. Yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the city, pakiramdam mo, parang ikaw nasa gitna ng dagat, or as he that lieth on the top of a mast. Kaya parang kang nangangarap o lumulutang-lutang dyan ang dahil sa kalasingan, iba na yung naisip mo, and they have stricken me, thou shalt say, and I was not sick. No? They have beaten me and I felt it not. When I shall awake, shall I wake, I will see it yet again.
So binugbog daw siya, hindi na naramdaman kasi manhid siya sa alak. Kaya sinabi niya, pa dito ay hindi naman ako nagkasakit, hindi naman ako nag-hangover, hindi naman ako nagsuka, walang epekto, kaya uulitin ko pa ito. Yan daw po ang sinasabi po ng Proverbs 23 verse 35. Pero sabi po, ito ay nagbibigay ng pagkaalipin, magiging alcoholic. Ito ay nagbibigay din ng kalungkutan, away-away at marami pang iba. Siyempre, gastos din po yan. At imbis na yung pera na pinahiram sa atin ng Panginoon, ay gamitin natin sa tama, ginagamit sa pansarili, nasisira yung utak, nasisira ang lahat. Maging ang pamilya, nasisira. Wine in flames, bigay po ng mga pamamaga. Isaiah chapter 5 verses 11 and 12. Woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink that continue until night, till wine inflame them. Kaya nagkakos po yun ng inflammation or tumors or cancers. Verse 12. And the harp and the violin or the viol, the tabret and pipe and wine are in their feast, but they regard not the work of the Lord, neither consider the operation of the hands. So ito po ay sa mga nasa music ministry sa lupuyan ng church, sa bayan ng Diyos. Kaya andyan daw po ang mga instrumento na yan, andyan din po ang alak. So mga nagiinuman ngayon, nagtutugtugan ng mga iba't ibang mga music, yan, pulutan, at umiinom nga ng alak, yan nga ay ginawa din ng panahon. Kaya sabi ng Bible, sabi po ni Haring Solomon, there is nothing new under the sun. Kaya matuto po tayo sa Bible sa mga bagay na yan. Cause people to err in judgment. Ito po ay sa bayan ng Diyos, sa mga saserdote, Isaiah 28 verse 7. Yung wise judgment, yan po yung napakahalaga. Yan po yung hiniling ni Solomon sa ating Diyos. Hindi pera kung anuman, kundi wise judgment. Yan din po ang hilingin natin. Pero kapag umiinom tayo ng alak, hindi po natin makakamtan yan. But they also have erred through wine and through strong drink are out of the way. The priests and the prophets, sino daw po? Mga saserdote at mga propeta have erred through strong drink. They are swallowed up of wine. They are out of the way through strong drink. They err in vision. They stumble in judgment. Kaya sabihin natin na pwede naman siguro yung red wine. Anything that is fermented, merong alcohol, yan po ay magdudulo sa atin ng maling judgment. Kahit sabihin natin 2%, 3%, 4% lang ang alcohol, ay hindi po yan ang alak na gustong ng Panginoon na inumin natin. Hindi rin yan ang pinainom kay Timoteo. Lalong higit, hindi po yan yung ginawa ng ating Panginoon doon po sa marriage in Cana, the first miracle that was performed by Jesus Christ. So, si Nadab and Abihu, ang anak po ni Aaron, na mga saserdote, anong nangyari sa kanila? Some may inquire, how could the sons of Aaron have been accountable when their intellects were so far paralyzed by intoxication that they were not able to discern the difference between sacred and common fire? So kahit ano na lang apoy ang ginamit, samantalang merong requirement ang Diyos na kailangan ay a holy fire ang gagamitin. It was when they put the cup to their lips that they made themselves responsible for all their acts committed under the influence of wine. Kaya sila po'y mahilig uminom, mga ano po yan, anak ni Aaron, mga priest, no? Doon po sa nagsiserve sa sanctuary. The indulgence of appetite caused their priests their lives. Caused those priests their lives. Sila po itong naging dahilan bakit sila namatay. Kaya sila po'y nag-offer ng strange fire, yung common fire, imbis po na holy fire ang fire na instruction ng ating Panginoon yon sa panahon natin. Kaya minsan ay nahahaluan po natin yung common sa sacred. Di na natin alam kung ano yung common sa sacred because of yung ating big clouded mind because of what we eat and what we drink. Lalo na po kung yan po yung intoxicating wine. Kahit maliit na percent lang po ng alcohol, wag na po natin subukan pa. Kaya God expressly forbade the use of wine that would have an influence to becloud the intellect. The judgment sa ating kapantasan, sa pagkaunawa ng salita ng Diyos. Kaya ang tao umiinom ng alak, mahihirapan po siyang unawaan ng spiritual kahulugan ng salita ng Diyos. Kaya maging maingat po tayo. No? So, woe to those who love strong drinks. Dito sa Isaiah 5, 20, 21, 22. Woe unto them that call evil good and good evil that put darkness for light and light for darkness that put bitter for sweet and sweet for bitter.
Woe unto them that are wise in their own eyes and prudent in their own sight. Woe unto them that are mighty to drink wine and men of strength to mingle strong drink. Yan po. Aba-aba ang tawag po sa kanila. So, message to the young people ulit. In many religious families, dancing and card playing are made the parlor of pastime. It is urged that these are quiet home amusements which may be safely enjoyed under the parental eye. No? But a love for these exciting pleasures is thus cultivated, and that which was considered harmless at home will not long be regarded dangerous abroad. Minsan dahil nababantayan sa bahay ng mga magulang ay maaaring maingatan, hindi malalabisan, and not to the excess. Pero mapanganib pa rin po, lalo na kung nasayang ka sa bahay, pag nakita mo mga kaibigan mo sa labas, gagawin din po yun. So it is yet to be asserted that there is any good to be obtained from this amusement. They do not give vigor to the body nor rest to the mind. Di daw po, kaya ka nagkakaroon ng recreation and amusement para lumakas ang katawan at ang ating isipan sa mga bagay na makalangit. So yung mga ganyan daw na mga hilig, mga amusement libangan, hindi daw po yun maganda. They do not implant in the soul one virtuous or holy sentiment. On the contrary, they destroy all relish for serious thought and for religious services. Hindi ka nagiging seryoso sa bagay na makalangit at hindi ka na nahihilig, hindi ka na nahahalina sa mga religious services, mga worship services, o kaya lang ngayon, kahit na mga online. It is true that there is a wide contrast between the better class of select parties and the promiscuous and degraded assemblies of the low dance house, yet all our steps in the path of dissipation. So lahat po yan daw ay maliligaw lang po tayo. So yung pong mga selected parties, social gatherings, o kahit na daw yung pong mga low dance dance house, maliliit lang po na mga disco o kaya ay sayawan, ay wala po kapupuntahan na mabuti yan. Mas maganda na iwasan po, no? Holidays. Sa holidays naman, we are not to learn the ways of hidden but are to do all the God's glory. So pag holiday, ano na po? Kainan, napasyalan, maaaring mapagod tayong sobra. So hindi yun nagiging recreation or amusement according to Bible principle, no? Biblical principle. So sa Jeremiah chapter 10 verses 2, 3, and 4, yung pong ginagaya ang sanlibutan ng mga holidays. Thus said the Lord, learn not the way of the heathen and be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them. For the customs of the people are vain, for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman with the axe. They deck it with silver and with gold, they fastened it with nails and with hammers that it move not. So ito naman, tinutukoy po dito, yung mga Diyos-Diyosan nga, no? Pinuto lang ang kahoy, nilagyan ng mga kung anong hugis dyan at ginawa na pong display o kaya ginawa na pong mga Diyos-Diyosan, hindi nakakapagsalita. So ito po yung mga ginagawa po ng mga hidden nations na hindi natin dapat gawin. Kaya yung mga holidays nila na big sabihin dito, mga Christmas, yan po, from pagan, ano po yan, origin, no? Dahil si Jesus Christ, hindi po yung sinilang, definitely na December 25, dahil si Jesus Christ na siya sinilang, meron pong mga shepherds sa ilang. At on December, punta ka ng Israel, umuulan, o kaya malamig, wala pong mga shepherds doon. So yan po ay pagan rite noong during the time of the pagan Rome, sa panahon din po yan ni Constantine, at yan po hinalo lamang po sa Christianity. Pero hindi po yan tiyak at hindi po yan talaga inihayag sa Bible kung kailan isinilang si Jesus Christ. Kaya wag na natin hanapin yung mga itinago, no? Yung Deuteronomy 29:29, kung ano ang nakahayag, yan po ituro natin maging sa ating mga anak. Yung mga bagay na hindi nahayag, wag na po natin pong saliksikin pa, kaya mapapanganib. Our holidays should not be spent in patterning after the world, yet they should not be passed by unnoticed. So anumang holiday po yan, kung New Year po yan, huwag magpaputok, huwag revelry, huwag magpuyat, huwag maglasikan, kain ng kain, iiwasan po natin yan. Huwag daw natin gagayain sa libutan. Yet they should not be passed by unnoticed. So atin pong papansinin din, bigyan na din natin ng alagaya. Usually yan po ang panahon ng mga reunions. Dahil nga po ay mga families dyan po ay usually ay walang trabaho. Kaya yun po ay maging kagalakan. Pero yung kalabisan, iwasan po natin. For this will bring dissatisfaction to our children. Kapag hindi natin binigyan ng pansin po yan. O malulupay-pay, hindi rin masisiyahan yung mga anak natin. On these days when there is danger that our children will be exposed to the evil influences and become corrupted by the pleasures and excitement of the world,
Let the parents study to get up something to take the place of or of more dangerous amusement. Kaya ingatan po natin, no? Lalo na sa mga New Year, mga pautukan, kailan lang nakalipas. Tapos mausok dyan, malalanghap ng mga anak natin, magkakasakit kinabukasan, malaking perang nagastos sa mga fireworks. So tapos ating gabi na, di pa natutulog, kumakain pa ating gabi, na alam natin, hindi naman po yan ang tamang practice para po sa health reform o sa ating kalusugan. Kaya maging maingat po tayo, respeto natin yung ito'y holiday, mag-reunion tayo, magkita-kita, pero yung mga kalabisan, iwasan. Give your children to understand that you have their good and happiness in view. Paunawa sa mga anak natin na pinagmamalasakitan lang po natin sila. So smoking, slow suicide, a foul habit not fit for a child of God. Di po yan magandang libangan. Di po yan, di gagawin ni Kristo ang manigarilyo. Ano po? God's Holy Spirit cannot dwell in us if we pollute God's holy temple. Hindi po pwedeng manahan ng banal espiritu sa naninigarilyo yung tao na dinudumihan niya ang kanyang sarili. 1 Corinthians 6:19 and 20. Marami pong lason dyan. Yung cadmium batteries, nandyan po yan. Yung acetic acid, candle wax, man, isa sa mga poison po dyan. Industrial solvent, insecticide, toilet cleaner, pintura, rock fuel, carbon monoxide, arsenic poison, methane sewer gas, acetic acid or vinegar, butane lighter fluid, nandiyan po lahat yan. To name a few, pero napakarami pong poison dyan. So hindi po yan mabuti para sa isang Kristiyano bilang libangan or amusement. Upang manumbalik, hindi manumbalik ang lakas dyan, lalo kang mahihina, nakaka-cancer pa. So dito po nagtatapos ang ating presentation sa gabing ito. At nawa ang ating pag-aralan ay nagbulot po sa atin ng karagdagan na kaalaman. So kung mayroong katanungan o kaya mga prayer request, doon na po yung pagkakataon na atin pong bigyang panahon. At nawa ang patuloy na pagpapaliwanag mula po sa banal na kasulatan ang ating makamtan mula sa ating Panginoon at atin pong maintindihan ang mga salita na ito para po sa kapakanan din natin, lalong higit po sa lahat po na nais na maligtas, no? Kaya maging maingat po tayo sa bagay na yan. So tayo po ngayon ay mananalangin at sama-sama po natin idulog ang ating panalangin sa ating dakilang Diyos. Ama naming banal na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, kami nagpapasalamat sa aming pag-aralan na sa gabing ito, recreation and amusement, sa libangan na nararapat para sa isang Kristiyano. Salamat din po sa buhay at lakas na patuloy naming taglay na nagmumula sa inyo. Sa pag-iingat nyo sa amin sa pandemya, sa krisis, sa kahirapan ng buhay, kami nakakarahos po at patuloy kami nagpapasalamat sa inyo pong dakilang pag-ibig. At dinadalangin po namin ang programang ito, inyo pong pagpalain, ganun din lahat ng nanonood at makakapanood pa. At sa lahat din po na mapapaadbutan po ng mga presentation na ito, naway po ibuksan po ang puso at isipan nila at kanilang maintindihan po ang bagay na aming napapag-aralan. At nawa, ito rin po ay magbigay sa amin ng karagdagang kaalaman at matutunan namin po ang daan patungo sa kabanalan. At dinadalangin po namin ang mga kapatid na kasama namin ngayon, mga kapatid na may karamdaman. Ganun din po, Diyos, ay mga interested souls, ano po, dinadalangin po namin si Julia Andaya sa kanyang karamdaman. Nawa, inyo po siyang ipuin sa inyong mapagpalang kamay at kanyang maranasan din po ang kagalingan na mula sa inyo. Pagpalain niyo rin po ang kanyang mga magulang, Brother Christian and Sister Judy Andaya. Palain niyo rin po pagalingin Sister Noemi Mempi at ang kanyang mga mahal sa buhay. Tatagin niyo po ang kanilang pananampalataya. The friend Belano at ang kanyang family, Godo Salak at ang Malyari, Salak Malyari family dyan po sa Gemasan sa Arayat. Palain niyo po sila. Tejada, Odones, San Guillermo, Pulig family dyan po sa San Guillermo Isabela, sa lahat ng mga kapatiran dyan, Brother Modest sa kanya pong karamdaman. Tulungan niyo po siya na makapanumbalik ang kanyang lakas upang patuloy po siya makapaglingkod sa inyo. Si Brother Pico, Sister Sarah Garcia po ng Wakon dyan po sa Zambales, si Brother Jeremy at si Nanay, ang mga kapatiran po dyan. Brother Leo Ganson, Brother Ronald Estebar, Sister Cherry Estebar, Sister Chris at Brother Nonoy Biaco po ng Guimaras, Odessa Meg, na pong kapamilya, ingatan niyo po sila at lalong patatagin ang kanilang pananampalataya sa kapanahunan po ng pag-uusig.
at ang kanilang kalusugan nawa Diyos ay pagkalubos sa kanila. Sister Melanie Salazar, Tarlac po, alayin niyo po ang kapatid na maging kanyang pamilya. Kanya pong hanap buhay, kalusugan ng pananampalataya. Napanalangin din namin Sister Arlie, Brother Hill Bolante ng Quezon City. Atin niyo po sila. At ang Cagas family, Sonia family, Tagde family, nakasama namin sa Zoom. Sister Jonelyn Ule po ng Ballesteros, Cagayan. Kanyang family, lahat ng kapatiran po dyan sa Ballesteros. At ganun din si Brother Clyde Pirotti po. At ang kanyang family, ingatan niyo po sila lagi. Si Sheila Austin Tarok, Sister Fortune Gonzalez. Ganun din po si Brother Fernando Maniago na nakasama namin. Patuloy namin din nadalangin, Kuya Let's Lilapas sa kanyang kalusugan. Pagpalain niyo po ang gabing ito, ganun din ay patawarin kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Laban sa inyo, ito pong aming dalangin o Diyos, inyong dinggin dahil ito'y aming hiniling sa tanging pangalan ng aming Panginoon. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at dito po nagtatapos yung ating programa sa gabing ito. Wala naman pong katanungan at maraming salamat sa inyo pong pag-join ngayon at magkikita tayo muli sa Webes sa same time at 7 o'clock. So ito po ang inyong lingkod na nagpapaalam na Brother Roland de la Paz at nagsasabing stay safe and God bless. Bye-bye po.